mga taong kumakain ng iba't ibang bagay? Yan ang ating tatalakayin ngayon sa video na to. Yo, what's up guys? It's Jay Do It here. Welcome back again sa aking YouTube channel. Bago natin simulan, pindutin mo na ang subscribe button para lagi tayong updated sa mga trivia at kwento na aking i-upload. Aminin natin na lahat tayo ay may kanya-kanyang pamamaraan ng pagkain, lalo na pag ikay nag-iisa. Habang ang ilan ay hindi maiwasan ang tukso na buksan ang pintuan ng ref. Ang iba naman ay sinusubukang panatiling malusog ang katawan o kaya naghahanap ng mga kakaibang pagkain. At dahil usapang pagkain tayo, alam mo ba na mayroong isang lalaki na kumain ng isang buong eroplano? At paano nga ba nangyari to? So tara, simulan na natin. Michel Lotito, pinanganak noong 1950 sa Grenoble, France. Mula sa edad na siyam, nakabuo siya ng isang kakaibang abilidad at ito nga ay ang pagkain ng mga mapanganib na bagay tulad ng baso at metal na alam naman natin na hindi ito natutunaw. Sabi nga ni Lotito na ang pangyayaring ito ay naganap nung nabasag niyang baso na iniinom niya at ito'y sinimulan niyang nguyain. Bakit nga ba hinihikayat ang mga ganitong uri ng bagay? Pero wala talagang makakapagsabi. Ang kondisyon ni Michelle ay pinag-aralan at tinest ng mga doktor. Sabi nga ng mga doktor na ang kanyang kakayahan ay kakaiba. Tinukoy nila na may iyog na ito sa isang kondisyon na kilala bilang isang pika. Kunting kaalaman, ang pika ay isang eating disorder na kung saan ang isang tao ay kumakain ng mga hindi pangkaraniwang pagkain na hindi pampalusog at may mga toxic component gaya ng lead na nakakasira ng katawan. Habang ang karamihan sa mga taong may kondisyong pika ay mas naaakit sa plastiko dumi, ang ilang mga bihirang kaso tulad ng kay Lotito ay nagpapakita na ang mga metal ay maaari din mukhang masarap para sa mga taong may ganitong kondisyon. Ang mga doktor ay nagulat at namangha dahil mayroon siyang hindi kapanipaniwalang digestive system na may sobrang kapal ng lining ng tiyan at bituka. Bilang resulta ay maaari niyang kaining ligtas ang anumang pagkain. At dito nga ay nagsimula siyang sumikat at tinawag siyang Musha Monchtu o sa English ay Mr. Eating Everything. Ang entertainer na si Lotito ay maaring makakain ng isang imposibleng bagay, ngunit kinakailangan niya pa rin mag-ingat ng mabuti. Sa ganitong paraan, regular siyang kumakain ng 2 pounds ng metal araw-araw. Kasama sa kanyang diet, ang 18 na bisikleta, 7 set ng TV, 2 kama, 15 supermarket trolley, 1 computer, 1 buong kabaong, 1 pares ng ski, at 6 na mga chandelier. Kamangha-mangha naman kung isipin natin ang ganitong tao. Ngunit nakakabilib ng ginawa niya sa buong buhay niya. Ito ay ang oras na kumain siya ng isang buong eroplano. Tama ang narinig mo, isang buong eroplano. Taong 1978, kumain siya ng isang buong Cessna 150 na eroplano. Tumagal si Lotito ng 2 taon upang ubusin ang isang eroplano. Ang magaan na sasakyang panghimpapawid na idinisenyo para sa pagsasanay ay may 1,100 kilo ng aluminum, vinyl, bakal, goma at plexiglass. Isang hamon nga naman talaga to para sa kanya. Mula 1978 hanggang 1980, ang kanyang diskarte sa pagkain ng eroplanong ito ay pagpira-pirasuin ito hanggang sa lumiit. At para mapadali para sa kanyang katawan na lunukin, ay sa pamamagitan ng pagpapanatili ng kanyang lalamunan na lubricated gamit ang mineral na langis. Napagtanto ni Lotito na ang mga bahagi ng eroplano ay hindi gaano maliit kaya napasya siyang gawin itong isang powder o pulbos at ihalo sa pagkain. Naisip ng mga doktor na immune na ang katawan ni Lotito sa mga nakakalasong mga bagay kaya nakakapag-adjust na ang kanyang digestive system. Pero nahihirapan siyang kumain ng mga malalambot na pagkain gaya ng saging. Marahil ito ang side effect ng kanyang makapangyariang stomach acid. Hanggang ngayon ay wala pa rin makapagpaliwanag
Pero isa lang ang sigurado, na ang buong mundo ay hinding-hindi makakalimutan ang taong kumain ng buong eroplano. Dumako naman tayo sa ibang bansa. Alam nyo ba na may isang tao din na kumakain ng putik? At ito nga ay si Pakkirappa Hunagundi. Siya ay 30 taong gulang mula sa bansang India. Ay may kondisyon din na pika na nagdudulot ng pagkain niya sa mga iba't ibang bagay. Sa makatuwid, ang lalaki ay kumakain ng hindi bababa sa 3 kilos na mga bricks, graba at putik araw-araw. Nung 10 taong gulang pa lang siya, ay nakaramdam na ng kakaiba. At ito nga ay ang pagkain ng mga putik at mga bricks na nakadikit sa kanilang bahay. At nasabi niya na wala itong masamang epekto sa kanyang katawan. Ayon nga kay Hunagundi, kumakain ako ng mga bricks at bato sa loob ng 20 years. Gusto ko silang kainin at naging bahagi ito ng aking buhay. Wala akong naranasang mga epekto. Ang aking mga ngipin ay ganap na maayos. Maaari kong kainin ang pinakamatigas na bato nang walang problema. Ang kanyang pamilya, lalo ng kanyang ina, ay gumugon ng halos 20 years sa paghimok sa kanya na itigil ang kaugaliang ito. Ngunit nabigo siya at nalungkot. Sinabi ng aking ina na huwag kong kainin ang lahat ng ito. Patuloy niyang pinipilit. Ngunit kahit pinibigyan niya ako ng manok, hindi ko ito kinakain. Kailangan ko ng putik at bricks na makakain. Hindi ko mapigilan ang sarili ko sa ginagawa kong ito. At sinabi rin niya na pag siya bibigyan ng mga putik ay mas masarap pag may kasamang isang bote ng tubig. Lahat ng tao sa kanilang lugar ay sinasabi itong ganap na kakaiba. Ngunit walang pumipigil sa kanya sa mga ginagawa niya araw-araw. Ang mga tao mula sa kalapit lugar at kuminsan mula sa malayo ay pumupunta sa bayan upang mapanood lamang siyang kumakain. Sinabi niya, ang aking ama ay namatay 4 taon na ang nakalipas. Kailangan kong alagaan ang aking ina. Wala kaming kinikita. Kaya nais kong magamit ang aking talento. Nais kong ipakita sa mga tao ang mga ginagawa ko. Gusto kong kumita ng pera. Sa ngayon, si Hunagundi ay nag-iikot-ikot sa ibang lugar sa India upang kumita ng pera sa pamamagitan ng pagkain ng putik, bricks at graba. O ikaw, ano nga din ba ang kaya mong kainin? Comment ka na sa baba ng video na to para malaman din natin ang kakaiba mong kwento sa buhay. At kung nagustuhan nyo ang video na to, ay panoorin nyo na rin sa aking YouTube channel ang tungkol sa mga iba't ibang disenyo ng bahay. At pindutin mo na rin ang subscribe button para lagi kang updated sa mga susunod kong upload.